Good morning po mga ka-seedlings. Nagdaano tayo ngayon? Nagsisort tayo. Maaga pa po na inaantay natin yung mga bata natin. Nagsisort tayo ngayon. May order po sa atin si Ma'am Lorena ng taga Kabyaw lang yata si Ma'am. Naghatid na po tayo. Kung natatandaan nyo po yung may pinakamalaking sampalok na ano. Pinakamalaking sampalok po na nakita ko. No? Doon din po siya banda. So nakita niya yung video natin at ito po, nag-order po siya ng 35 tray na Calixto o Mucho. So, doon natin ihahati yun mamaya. Yung video natin na yun, na-delete natin yun kasi may, hindi ko alam kung ano yung foul doon. Parang may nag-report ng video na yun. So, para maging safe lang yung channel natin, dinilit ko na lang po yung buong video na yun. Pero sayang, kasi doon lang talaga ako nakakita ng sobrang laki ng puno ng ano, ng sampalok. So yung puno, yung kahoy ng sampalok is napakatigas niya at yun yung paboritong gawing sangkalan ng mga nasa palengke. Kasi yung nanay ko nung nakaraan, kahit sa mga palengke po talaga, yun yung klase ng ano, ng kahoy na hinahanap nila. Nagbebenta si nanay ng ganyan pag nakakita siya ng puno ng sampalok. So nagbebenta siya lalo yung mga tinutumba na puno ng sampalok. And yung nakaraan niya, meron siya. So yung isang malaki nasa 400 to 500 pesos yung bentahan niya ng sangkalan. Maganda raw po kasi ano yun, sangkalan. Yung pag ginamit mo siyang pang chop, hindi sumasama yung kahoy. Kasi yung problema sa ibang sangkalan, pag nag-chop ka, yung kahoy niya, parang nadudurog din. Then sumasama dun sa ano, sa mga karne, sa isda. Pero yung sampalok, hindi siya ganun. Matigas yung kahoy niya. So yun yung ano, yun yung pupuntahan natin. Sa buliran po. Baka sa ako pa po ng ano yun, ng Kabyaw. So yung order niya ay 35 tray na mucho. At ito yung hatid dati sa kanya. Ayan, sinasort-sort lang natin. O, medyo malaki na. Pero ano naman po, matibay naman po ito. Sabi ko din po sa kanya, nasa mga gadangkal na po. Pero, ayan, mas malaki pa pala sa dangkal. So, ayan po yung ano. Ito yung hatid natin sa kanya ngayon. Hindi ganun kaganda yung pula ko pag summer. Pero, ayun, yung ginawa nga natin is nagtapyas na po tayo ng mga damo para wala na pong pamugaran yung mga insekto. Kahit na halimbawa mag-spray po tayo, wala po silang ibang tatakbuhan. So, sapunla lang natin and hindi sila makakatagal kasi nga may insecticide. So, yun yung ano natin ngayon, pag summer. Yan po yung isang nagiging problema ko pag summer talaga. Yung mga, parang mas matindi pa yata yung ano, experience kong ano, yung insekto sa summer kumpara sa tagulan. Yung pagtagulan, ano, ang ganda-ganda ng pula, talagang nag-glow talaga sila. Siguro dahil po sa malamig din yung panahon, ganyan. Pag tag-init kasi, alam mo yun, lagi silang natutuyo. Lagi silang natutuyo and hindi mo naman sila pwedeng laging basain. Kasi pagka mainit tapos binasama, parang yung feeling ko sa kanya napapasma. Kasi ganun. Pero yun ang ano, yun napansin ko. Para sa akin po, hindi ko masyado napapaganda yung ano. Especially sa talong. Yung sili, no problem. Yung talong yung nagiging problema ko. Like for example dito. So hindi ko siya mapa... Yung talagang quality talaga. Ayan, kagaya po nito. Parang may pagka-dry siya. Ayan, parang may pagka-dry. Hindi mo siya mapagsawa kasi sa tubig eh. Madalas natutuyo. Sa sili, wala naman ako masyadong problema. Eto, bell pepper order din po sa atin to. Meron po tayong 20 bell pepper nung nakaraan. At, naman problema ako. Sabi ko, bakit kaya may bell pepper ako? So, naman problema ko kung paano ko siya papaubos. And, fortunately, si Sir Luis Miranda. Pag-ingay ng dogs natin. Si Sir Luis Miranda, yan, nag-order din po siya ng bell pepper. And, yung kaibigan ko, nag-message siya kahapon, hinahanap niya yung 23 niya na bell pepper. Oh my God, order nyo pala yun. Nakalimutan ko na sa sobrang tagal na rin. Medyo malaki na kasi yung bell pepper. Nagtataka ko. Yung record ko kasi, pinalitan ko. Record book, pinalitan ko siya. And di ko na naalala. Pati yung meron ako isang area na pinagsusulatan. Binaklas ko na siya. Hindi ko po naalala. Kaya pala sabi ko, bakit may 23 sa kung ano? May 23 sa kung bell pepper. Hindi naman po talaga ako nagpupunla ng bell pepper. Maliban lang kapag order. So, yun yung ano, yun yung nangyari sa atin
Sobra na ano, grabe, ang tanda na. And ayun, mamaya po, ayun, ihahatid natin yung ano, gagayak natin yung 200 papaya seedlings ni Sir Luis at yung kanyang 10 tray na bell pepper. So, ayan po, magsasakay na tayo ng, huwag yung sakay yung ano, no, toyo yata to. Ay, tata, hindi pala. Ayan na yung mga ano natin. BB Boys. Bam Bam Boys. Bam, yung pinaka mga malalaki tsaka maganda lang yung bingan mo. Ha? Oo. Ito ba ang baro to? Mga to. Pati ito. Maganda din to. Pangit yata yan. Huwag mo muna ibigay yan. Pangit yan. Yung maganda naman. Huwag ka na miyak ko. Ito maganda. Pangit din din. Ikaw ang pangit. Bukas sa tinot. Oo, absent ka, alam ko. Hindi, absent. Ulit lang 10 minutes. Naku, Diyos ko. Tamba. Ano? No problem. What problem ba mo? Mami, ano mo, bilangin mo yan ha, tapos sabihin mo kay Mimi kung ilan. Mami, maganda ba? Wala, no. Ah. Alam ka pa ron. Oo, oh, mamaya mo na bilangin, sige na. Mamaya na lang. Yung pag may pansulat na. Sige. O, bati ka pa. Good morning, guys. Baron na bumait ka na yata, Bam. Kasi ilang araw ka na pumapasok eh. Alam mo na paglagay, te. Number, na box number one. Lagay mo. Box number, lagay mo rito one. Tapos ilugan mo. Yan. O, sulat mo sa papel mo. Number one, 12. Okay. Yan, number 2, chenes. Bali yung sasakay nyo, ano, 200. Kahit mga 200, ano, 3. Uy, may bunga yata yung mulberry natin, ha. Glorious day. Ayan. Ito pa pala, lilinisan pa natin to. Yung mga tinanong tayo ano dito, yung mga mulberry na malalaki yung bunga. Pero dito sa kabila, may bunga yung mulberry natin. Ito yung mga native na mulberries. Ay, ang daming bunga! Ayan, may bunga. Nag-chop kasi ako dito nung nakaraan. Bamo, may bunga yung mulberries. Bamo? Bamo? Breakfast. Mag-relax kayo ah. Tapos ito yun ano, wild na passion fruit. Baho-baho. Kabahelo. Asim. Ay, hindi piliin nila. Na. Bali yan na 200, ano, ilan sa kayo na 203. Ito ba mo? Ganda ba mo, no? Ganda ko. Ganda ko talaga. Sumisip na naman ako. Huwag yan, maliit pa yan. O, hindi. Ito yung ikay. Chan. Chan, chan. Ito ang dami malalaki. Gaintiya mo ko, no? Binibilang mo ba ba ang barot? Di pa. Ano na ba? Sino ba si Nognog? Sino yung Nognog? Ito. Ikaw? Pati mo naman. At Nognog? Siyempre. Dati po. Dati. Ode. Dati maitim ka? Ayan. Ate Rod. Kapatid niya na yan. Potpot. Oo nga. Si Potpot ang puti. Ha? Oy, siya lang ano tita? Nasunog. Dati kasi kung bata siya, ano siya, palakad. Ah, parang yung isang kilala ko. Si Bamba. Ay, bakit? Kulang to. Kulang. Kulang. Daming kulang. Daming kulang. Si Bambam din. Ang daming kulang. Naalala ko tuloy si Bambam. Kuya, ang daming kulang. Kaya nag, mawakang... Ito mo na, Bambarot.
Ikaw daw sumama kay Andy, no? Ay, sana all! KFC na pa! KFC na pa! Aba! Nalala mo, nagdi-deliver tayo ba? Pwede akong asawa, KFC. Hindi, tayo na lang mamaya, mag-KFC tayo. Saan? Dito? Doon sa may bandang Kabiyaw. Ano? Kolong? Kolong na lang. Na lang? Sige, sure yan. Pag hindi pa sila dumating na maaga, ayun dalawa yung mag-aagal. Hindi, kolong na lang tayo. Masarap. Ikaw magmamaneho? Saan, sa oh, hindi ako pwede magmaneho, hindi ako pwede magperas eh. Oo, sige. Marunong naman ako magdasal eh. Wala naman kay Epi dun eh. Ano, Jollibee, Jollibee. Ayaw Jollibee, sawara o Jollibee. Kaya bang, ilan ang laman yan, Bam? 6. Bali, ano lang to? 6. 6 yan? Oo, bawat. 1, 2, 3, 4, 5. So, 30 yan. O, sakto yung ano dyan. Tapos, 10 bell paper. Ito sa balat yun ah, sakto to. Oh, sakto sa balat eh natin. Sa red pepper. Okay, dito na, pagkakasya mo. Doon sa ilalim. Balang balat yan, ito ano? Ay, hindi ka kasya. Kasya yung balat yun ah. Hindi balat yun ah, yung bell paper. Sampung bell paper. Ay, nako, hindi ko nabilang yung papaya. Bilangin mo nga, Bam. Ano lang? Kaya mo yan iyagit kay Babaw. Bada-bada kiri, bada kiri. Kaya relax ako pag ganito si Babaw eh. Dahil tayo ko yung boss ko. Boss. Sinong boss? Boss ko. Wow, ayan. Pasalamat tayo. Bam, binigay lang ng natin niya ng reseller natin. Salamat po sa kasaba cake. Salamat po sa kasaba cake. Favorite. Favorite mo yan? Bata mo. Magre-regular ka na ba dito, Bam? Depende. Hindi. Ito lang palago na. Naka Diyos ko. Boss mo yan eh, nalabi. Baka pag natalo ka sa election, wala ka na rito, ha? Hindi. Sugurado mo, panalago ka na. Sigurado. Sa Santa Ana. Yel, tinapi. Sarap pa. Sarap. Yel. Ano yan? Tinapi ako pa. Ano pa? Bait ng reseller natin, no? Naalaman nila na aksidente tayo, kaya inadalan po nila tayo ng kasama. Okay. Na hindi ko pa natitikman, mauubos na lang. Bam, matay kayo. Kape na! Nagpalit tayo ng ano nila, ng pagkain nila. Nilagyan natin sila ng grains. Pero kagabi lang tayo bumili, so hindi tayo nakapagbabadagan. Yung napanood natin kay yung sa isang vlogger po, yung pinapakain niya sa ano niya, sa manok niya ay may kasamang grains pero binababad niya muna para magdodoble yung laki. Yun yung ginagawa natin ngayon pero hindi pa tayo nakapagbabad, mamaya siguro. Kakainin na pa to, bakit kaya? What's the problem? Nangingitlog siguro to. Itlog ka? Nangitlog. Kain na doon. Kain na po, huwag ka maglimlim. Bakit? Akin na to. Akin na to. Huwag. Ayan, manangitlog siya dyan. So, everyday kinokolekta na natin yung eggs as much as possible. Yun, everyday natin kinokolekta. Ginawa natin sila ng ano. Kaya alam, tinagan din o dumihan pa nila yung itlogan nila. Dahil pala, dito pala sila pumapatong. Nakalimutan ko yung tamang term. Yung sa gabi dyan po sila. Ayan, mayroong ano. So far, ito na yung nakolekta nating eggs for today. Kahapon, nag-collect din tayo. So yung ginagawa natin, nilagyan natin na marka yung kung ilan eggs yung nililimliman nila. Tapos yung excess doon, hinahanap natin yung bago. Kumain ka doon. Kagaya nito, 13 lang dapat. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. So, dito sa basket na to, wala pong bagong ano. Dinudumihan po nila yung ano nila eh. Yung basket nila dahil paggabi dito sila bumapatong. Basta yung nag-ano po sila, naghahapunan. Diyan sila. Tapos diyan na rin sila dumudumi. So, yung ginawa natin ay nilalagyan natin ngayon ng harang. So, ito
Medyo effective, hindi na sila tumatambay dito. Tinesting muna natin, then yung mamaya, the rest of the basket, lalagyan din natin ng karang para hindi sila tatambay dito. Dito po kasi sila pagdating ng gabi, dito sila pumapatong. Tapos yan, dinudumihan na rin nila. Kagaya po nito, ito ay nilagyan ko po ng ganito. So wala na pumapatong, malinis na yung mga itlog nila. So yung the rest po, lalagyan natin. And so far, for this morning, yuck. Ayan, may mga dumi-dumi. Sorry naman. For this morning, nakakolekta tayo ng 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 eggs. As of ano pa lang, this morning pa lang po. Yung iba mamaya pa yan, mga itlog. And kahapon nakakolekta rin po tayo. So, ayusin pa po natin yung sistema ng paitlugan ng ating pong mga manok. Magkaroon lang po tayo ng konting time. Sa ngayon, medyo busy. Si Andy lang po kasi wala tayo. Aga tayong laborer. Kaya, pag may konting time, gagawin natin yung pinaplano natin. Masisimula na yun. Ito ka na. Kahapon ito yung nakolekta natin eggs. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Plus 4 kahapon. Inulam natin kagabi yung 4 sa tortang talong. Kaya, yan po. 13 plus ito ngayon. Kaya madami-dami na tayong eggs para ibigay sa bahay. Yan, hindi pa ako nakakapag-compute kung nababawi ko ba yung pinapakain ko. Pero so far, masaya pa naman ako. Kaya, let it be. And, try lang po natin i-improve yung ating pagmamanukan. And, kung talagang seryosohin natin to, kailangan po natin i-compute kung nasusulit po ba yung ating pong gastos. Kaya, para ko na nanay po yan. Aray! Niloko ko kayo. Na-excite na po yata sila. Gutom na. Tara. Sige. Nilagyan natin sila ng tatlong rooster na gaway pa. Tara, aray, nanunuka na. Sige na po, dito na po. Aray, tinutuka na ako. Sige na. Nakakagulo na sila, my God. Hungry na. Ay, Diyos ko. Wala ka kasama ka dyan. Trouble. Sige na. Mga ano ba? Borosius. Lalaki na rin po. Na mga seedling, si Andy po ang nag-deliver po ng mga punla natin. And then tumakbo rin po siya sa may Lapas Tarlac para kumuha po ng tray. So iba na yung natin, iba na yung supplier natin ng tray kasi siya yung mas pinakamalapit at madali pong kuhanan ng tray. At saka siya rin na po so far ngayon yung isa sa pinakamura pong supplier ng mga seedling trays natin. Competitive na yung mga price ng trays natin ngayon dahil nga sa marami na rin po ang nag-export. Nag-i-import po ng mga greenhouse materia. So nagiging mas competitive yung price at saka yung quality. Isa yun. At saka isa pa yung supplier natin na yun, subscriber din natin. So, hello po, sir. Banggitin ko po ba yung name? Sir Badza Reyes po. At check ko sa kayong Ayan, si Sir Badza Reyes. Sila po yung atin pong supplier ngayon ng napakagandang tray.
nabigyan tayo ng sample at yun, ang ganda-ganda ng tray niya. Actually, before pa na-try ko na yung mga trays nila, noon pa po talaga, and ang ganda. Hinahanap ko nga po sino, saan pwedeng kumuha noon. Kaya lang, unfortunately, parang that time, ano, limited lang yung ano, yung nakakabili or nakakakuha noon. At medyo mahal nung time na yon kasi nga ilan lang po sila nagsusupply. So ngayon marami-rami na po yung nagsusupply, nagbabagsakan na po yung presyo. May good and bad ano rin po yun effect. Sa side po ng mga nagbibenta, syempre mas nababawasan yung kita nila. Parang kagaya din po sa amin sa mga nagsisidlings, hindi kami makapagtaas kasi matindi yung kompetensya. Pero yung good ano naman po noon, good effect naman po noon, ang mga customer po, nagkakaroon po sila ng ano, nagiging competitive nga po sa especially sa quality and sa price. So yung mga consumer, yung mga customer, marami na po silang option at mas napapamura na po sila, mas nakaka-save po sila ngayon dahil nga po mas bumababa na po yung presyo. Pero ano pa naman, may kita pa naman po. Katulad po sa seedlings, may kita pa rin po yan kahit na sabi na hindi kami makapag price increase or hindi kami or bumababa yung presyo ng iba, may ano pa rin naman po yan. At kanya-kanya rin lang pong ano, kanya-kanya rin lang pong customer yung negosyo. So kami rito, nakikita ko sa iba, no, marami na po sila mga customer. Dito sa amin wala pa halos, pero ano lang, hindi pa po kasi ito yung ano namin, season namin. Yung season talaga natin mga ka-seedlings, yung nasa bundok. Pag pumatak na po talaga yung ulan, dyan na po nagsisimula yung buhay natin. So, yung mga customer po natin ngayon, nasa iba-ibang ano pa po lugar pa. Yung dito po sa atin, kasi tapos na po yung ano natin tapos na yung lowland natin sa kamatis at sa iba pang gulay. Tapos na ngayon. So, ang ginagawa ng mga farmer na natapos na po dito, umakit na po sa bundok yan para maglinis na po. And maglinis at magtanggal po ng damo, mag-land prep, yun na yung ginagawa nila. So pagpatak na po ng ulan, ayan na po, dyan na po magsisimula yung negosyo natin. Pero kahit paano, meron pa naman din po tayo mga pa-order sa iba-ibang kalapit na lugar. And yung mga subscriber natin, grabe. Yung mga subscribers, ngayon po, no, yung hatiran po natin, or ni Andy ng Punla Mamaya, subscribers din po yun. Hindi pa po ako makakilos talaga kasi nga may sumasakit sa gilid ko and I think kailangan ko ng complete rest. Hindi naman talaga siya masakit or wala naman ako nararamdaman anything. Yung hirap lang, parang feeling ko lang yung bugbog na kailangan ipahinga. Lumalala po kasi ito kapag katulad kahapon nagmaneho ako ng motor, nagbayad ako ng pelco na 10,000. Charot! Grabe yung kuryente, no? Ang taas! So yun, nagbayad tayo ng kuryente. And ayun na parang napupwersa yung dito natin. So sumasakit siya, pero kapag ka nakatigil lang po ako mga ilang araw, nawawala din naman. So I think kailangan ko lang po talaga na gano'n, na mag total rest. And yun, mamaya si Andy na lang po yung magdi-deliver. Yan kay Ma'am Lorena sa may Buliran. Ayun. So mama, antayin niyo lang po yung pula niyo and pagpasensyahan niyo na medyo lumaki na po yung mga pula natin kasi nga po imbest na maging mabenta po yung talong, hindi po siya tumirik kumbaga. Pero hindi naman totally tumirik. And besides, yung pula natin is saktong-sakto lang na may konti tayo, hindi naman nauubusan at hindi rin naman masyado marami kasi napaka-risky pa pong magpula sa mga oras na to. So, yan. Pagpasensya nyo na po yung malaki nating pula. And maraming salamat po pala sa pag-order. At sa mga iba po po nating subscribers, kung kaya rin po namin, pwede po kami mag-deliver po sa inyo. Try nyo na po magtanim ngayon. Okay, tayo abe naman. Yun. Kaya mo, Lo. Dumating na yung ating tray. 128 plus, ah. Malayo. Malapit na, sunod, ligaw-ligaw. Malapit nga lang bago maglapas. Ano talaga na, proper na. Ako, Diyos ko. Akala ko mo may bali ka. Hindi serbi. Oo, talaga si Bamba pang malakasan talaga yan. Huwag mo tulungan, Lo. Kaya niya mag-isa, Lo. Oo. Na. Ayas na pa mo. Wala ka. Wala ka. Hindi pa. Wari ko yung Bamba. Sobrang ano, abuga. Wala ka ng ano ba, Meg? Mahina ka na.
So ito yung try natin. Bali yung isang box niya, no, 280. Excited na tayo ngayon, buksan. Di ba, bagalo ka, labas lang yung sample. Yung ano lang, yan yan. Diyan muna dito, lamagla na tayo. Maglabas ka lang ng dalawang ano lang. Aba, mahina ka na talaga, Bamo. Mamais. O, Bamo, sa buksan niya na, dalawa lang. Mabigat yan! Ayan, artista lang. Buksan natin siya. Ano man yung kitchen niya, Bamo? Tingnan po natin yung ano, ito na yung bago nating seedling tray from Gareta Boys. Meron ano, Gareta Boys. Subscriber natin yung ano yan. Tsaka siya na halos yung mga nagsusupply dito sa atin yun. Kasi maganda yung quality. Ito yung manipis nila. So dalawang yan. Ano, klase yung ano. Sige na, dali na, ma'am. Dali na, ma'am. Isang, may makapal po tsaka may manipis. Ito yung manipis ano, nila. Ano, na yan. Teknik. Yung pinagbabawal. Oo, oh, yan mo rin na sira yung karton. Patingnan niya ako, lo, isang piraso. Lo. Dito sa unahan ka mula. Awa na. Ito yung manipis na ano nila. Usually naman kasi hindi na bumabalik sa atin yung tray natin. So, kung makapal man o manipis yung gamitin natin, hindi na ganun ka-importante. Kasi one time lang natin kung ang ginagamit. Ang importante lang po, during transport, hindi siya masisira. So, yan, okay naman. Makunat kasi to. Yung Gareta Boys, yung atin po. Not sure kung dapat pong i-reveal yung price, pero sa ngayon, hindi ko po muna i-reveal yung price niya. So far, siya yung ano, siya yung pinakamababang nakuha natin. Ayan, thank you kay Sir Bad. Yan, ay ingatan niyo po yung ano, yung credibility niyo bilang may utang ka, no? Eh, nag-balance si Andy kasi nagdagdag po kasi tayo eh, para isang biyahe na lang. So, yung may makapal din, maganda yung makapal nila. Pero ito okay na, di ba? Pwede po ito. Hindi naman ito kagaya nung dati na pag manipis, nasisira agad eh. Medyo may pagkamakunok. Hindi, sure na yan. Hindi siya, ano. Tested na to, sigareta. Matagal na to lang sa, ano. Matagal na to sa market eh. Ayan, thank you po sa pag-extend ng credit, sir. Dapat hindi tayo masira kay sir kung ano yung ano, dapat tumupad. So yan, naglalagay na sila ng lupa dahil magtatanim na ng marami. Ah, biglang bumili si Nognog ah. Nakaharap lang sa camera, biglang tumuli niyo. Ayos. Ayan, nagko-complain si Bamba, wala siyang ginagawa. Kaya, eto yung ano, yung dati nating tray. Eto siya, Captain. So, konti lang yung diferensya ng price nila. Actually, si Captain maganda rin. Makapal siya. Makunat. So, maganda siyang gamitin yung totoo. Yung isang problema lang natin dito ay malayo yung supplier natin. I think nasa Las Piñas pa. And may minimum quantity para po ma-free ang ano, ang shipping cost o yung courier cost niya or tracking. Tapos yung isa pang problema natin kay Captain, actually yung quality niya, maganda siya makapal, pero ang problema dito kapag ka natatapat sa sobrang init ng araw, maano siya, para siyang natutunaw, ano ba tawag doon, lumulukot. So maganap tayo ng example pag sobrang init na, kasi minsan di may iwasan na yung tray natin ay nabibilad talaga sa araw, minsan sa magilid-gilid, so na nagiging direct yung ano niya. And yun yung problema sa kanya, actually hindi mo siya pwedeng itapat sa initan kasi nag lumulukot. Ito yung isang example. Actually medyo ano pang example to eh. Hindi pa malala. Ay hindi yan. Ay, tuyo na rito, babe. Diligan mo muna. Ito, hindi pa yun siya masyado kasi lagi tayo nagdidilig, so hindi siya lumulukot. Pero minsan pag nakakalimutan mo talaga at pag lagi siyang nakabilad dyan, nagsisimula na siya mag-crumple. Ang kagaya nito. Ito light pa, hindi pa siya gano'n. May mga sitwasyon po talaga na talagang para mo, kala mo dinarang sa init. So minsan hindi natin maiwasan na na-expose sa araw. Makikita mo na lang talagang ano na siya.
lumukot na. So yun lang yun naman yung tanging nating problema kaya no kay Captain. And ayun, malayo. Tapos si sigareta, mas mura siya ng ano. Mas mura siya ng konti. Do manipis. Pero yun nga, sabi ko nga, one time use lang eh. So, hindi na rin natin na nagagamit pa. O, hindi natin nagagamit uli yung tray. And, sayang naman. Do piso lang or konti lang yung diferensya. Pera pa din. Kasi sa isang bundle, 200. So, 200 pesos din po yun. Eh, bibili po tayo ilang bundle din. Yung ginagamit natin sa isang taniman, 200 din. Huwag na ilipat mo na lang para hindi ano, yun nasa gilid. Para hindi na mo problema ng laging tuyo. Tsaka masusunod yung tray. So yun yung iniwasan natin kay Captain na tray, yung ma-expose siya sa sobrang init. Nade-deform yung ano, yung tray niya at hindi na nagagamit. Hindi mo siya ma-deliver ng gano'n kasi nag-crumple na talaga. So ang pangit. Tapos yung problema pa, pag tinanggal mo siya sa yung seedlings, naiipit siya minsan. Naiipit dahil nga sa nag-iba na yung shape niya. Kaya yun. So yun na do piso lang diferensya, si Captain makapal siya, makunat. Problema lang, malayo yung location and 1 peso difference sa price and nagka-crumple. Tapos si Sigareta Boys naman na tray, medyo manipis siya, pero mas mura siya ng 1 peso pagkatapos malapit yung area niya, so napaka-accessible sa atin na kung anytime natin kailangan, pwede tayo magbiyahe papunta ron. Less hassle and also pwede sila mag-extend ng credit, pero syempre wag nating abusuhin. Ay, hindi naman, sorry, no. Pwede sila pong mag-extend ng credit. Basta po kilala na rin yung na-try na rin. So yan yung sitwasyon ng natin ng seedling tray natin ngayon. Kaya yung pagdating ni Gareta Boy sa buhay natin, malaking tulong din po. Yan, thank you sa Gareta Boy's tray. Si Captain, suportahan pa rin po natin pagka ano po. And I think babaguhin daw yata nila yung materials nila. Para hindi siya lumulukot o hindi siya nasusunog. So ito na yung natin, hahatid. Si Andy uli, kahit kararating lang niya. Yan, nasamantalahin natin ng konti habang may nag-order pa. Ingat bossing. Hapon na po mga ka-seedlings at patapos na naman po yung araw natin. So ngayon nandito kami sa baba. Nagdadamo naman sila Bambam para po ma-taniman na naman. Oh my God, walang sawa lang. Wala katapos ang pagtatanim. So kumuha tayo ng ng talinum. Yan yung talinum na kinuha natin. At ito pa yung mga tanim natin. Yung balak pa natin magparami. So cuttings lang naman yan. And then tusok-tusok lang. Hindi masela yung talinum. Basahin mo lang yung lupa. Then tusok mo. And okay na yun. Dilig-dilig lang ng konti. Madali po silang mabuhay. At napakasarap po yun to. Katumbas po to yung spinach. Kalasa po talaga ng yan, ng original na spinach. Yung spinach po talaga. Yan, masarap po yan sa mga pasta. Favorite ko yan sa pasta. So, pinaparami natin. Right now, namitas tayo. Tatanda rin natin, chachap natin. At ihahalo po natin sa mga, sa feeds ng atin pong mga manok para medyo makamenos tayo. And yun, balak natin po itong paramihin ng gusto. Kahit saan siguro, tatanim na natin siya para may makatipid tayo ng konti sa pagkain sa mga manok natin. And also yung kangkong, yan. Yung plano naman natin sa kangkong mamaya, pang ulam naman natin. Yan po. Pwede rin po natin yung ihalo para naman po sa mga pagkain ng manok natin. So yun ang atin pong ngayon. Yan yung araw natin mga ka-seedlings ha. Pasensya na, hindi ko pa po kayo mailabas. Si Andy po yung mga nagde-deliver ngayon at nagpapahinga pa rin po tayo ng konti. Medyo masakit pa. Konti na lang naman. Baka hindi ko lang dapat siyang igalaw para gumaling-galing. Pag nagpupwesa po kasi ako, yan, umatake yung sakit. So yung mga ka-seedlings, salamat po sa pagsama sa amin at saka ay Bambam. Di ba Bam? Magbabay ka na Bam o? Bye-bye. Party.